morning, everyone. Punta muna tayo ng church. Papunta ako ng church, guys. Ngayon may forecast kasi na uulan ng buong 8 days starting today dito sa Hong Kong. Nakita ko lang doon sa weather bulletin na uulan buong linggo. So, dito ko ngayon papunta sa church. Hindi ako naka-attend kanina umaga kasi medyo tinangad ako yung man. Kasi masasakit na mga kung nagkatawan. So, dito kami nag-aano. Dito kami nag-church, guys, sa Wampoa. So, ayan. Medyo umaambo na, guys. Buti na lang, nakapagdala ko ng payong. So, dito yan. Dito yung church namin. At dito. Bali, next week, hindi na dito yung church namin. Doon na sa kabila. Dito na, guys. Dito na, ako'y papasok na. Pag makikipag-usap doon sa taas, tinatawag ko si Ate Malu. Siya lang pwedeng makikipag-usap doon eh. Kaya nga pinagpipray ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako katulad ng bibig niyang magsalita. Kasi kung katulad na lang ako magsalita, Lord, my goodness, we can go everywhere to talk every old folk and share the gospel. Pag nag-soul winning evangelistic meeting, alam ba, sino kasama ko palagi? Si Venus, yung Chinese. Sunod na kasama ko na si Ate Malu na. Ikaw na, Ate Malu. Ikaw yung interpreter. Gusto ko kasi makipag-usap. Alam mo, kasi kahit bibili ako ng $5, meron akong alam. Ano yung pastor? Yung isa naglalakad, okay, natisod, pak, man. Man. Yun lang alam ko, man, sakman, yaman. Wala nang alam, yun lang. Sosang pangyaw, chokfok, yun ang alam ko. Oh, yung mga matatanda, pagkarinig ng chokfokli, gumaganan sa'yo. Oh, gusto pala nilang blessing eh. Oh, they always hear blessing. Meron naman akong outline doon na talagang pinapraktisan ko talagang i-preach. Cantonese talaga yon ang pag-preston. Kaya sabi ko, why just teach me more? Because if I'm going to stand in the pulpit and a lot of Chinese are there, I'm going to preach a Cantonese, baka iba-iba yung masalita ko. Kasi, yung mga, mga, pag, kasi pag nagkamali yung pag-pronounce mo ng maganyan, pag sinabi mo, yung sinabi mo, iba na yun pala. Oh, my goodness. The church must keep moving because the Lord guiding us. We have the autonomy of the local church. The priesthood of all the believers. Oh, wala na ba? Yung doon sa likod? Okay. The priesthood of all believers. In other words, that every one of us, we have our access to the Lord. We have an access to the Lord. Anytime, everywhere, you can call on the name of the Lord.
Because in the Old Testament time, only the priest can communicate with God. But now we praise the Lord through the death of Jesus Christ and His resurrection. We thank the Lord because we have now our communication with the Lord. We can communicate to God. It speaks of our access to the Lord. And we have two ordinances. What are they, Pastor? We have the baptism and the Lord's Prayer. Sinusundan niyo ba? Sinusundan niyo ba? Okay, this is our distinctives. Okay. Then in Acts chapter 2, verse number 41, the Bible says, "Then they that gladly received His word were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls." Now, all the New Testament believers were immersed. It speaks the word baptizo. Not ramtizo, but baptizo. Or buried in water by baptism. Alright? And after they got saved, after na ikaw ay naligtas, doon ka ibabaptize. Are you with me? Because the only candidate for baptism, those who are saved. Ayan, those who are saved. And remember that only the believers. Baptism has no saving power. Wala po yun. Sa katulad ng tinuturo ng iba na magpabaptize ka o para maligtas ka, magpabaptize ka para mawala ang kasalanan mo. Ang tanong ko dito, sabi ko, Edgar, nabaptize ka na ba? Niya, opo. So wala ka ng kasalanan. Eh sabi niya, pag mabaptize ka, wala ka ng kasalanan eh. Sabi niya eh, ang tanong ko sa'yo, okay, you're now baptized to the church. My question is, may kasalanan ka pa ba? O ibig sabihin, sinagot niya, of course, meron pa. O di sabihin, wala. Okay? Remember that baptism has no saving power. Oh. It is not a part of salvation. Baptism is a picture of the death and burial and resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen? Your salvation only by faith in Jesus Christ, in the person of the Lord Jesus Christ. That are the two ordinances. We have the baptism and we have also the Lord's Supper. Okay. Ang Lord's Supper is a very touchy. I-touch ko muna ito. Kaya nagpaalam na ako sa ating obeisance, no? Na i-touch ko ito. Medyo merong slightly move dito. Okay. There are some people, especially when they partake the Lord's Supper, mga kapatid, hindi basta-basta ang pagpartake ng Lord's Supper. Are you with me? Katulad ng iba, it seems it is okay. But to the true believers of Jesus Christ, the true member of the church, alright, meron itong effect. Okay, meron itong effect. Alright, pag nagpartake ka na hindi ka worthy. Okay? Kaya the Lord always remind me, alright, when we have our Lord's Supper, alright, I always ask the congregation to please stand. And what is that, Pastor? Confess your sins to the Lord. Because the Bible said, if you are going to partake the Lord's Supper and you are not worthy, oh, magkakaroon ng tinatawag nating maghihina ka, magkakasakit ka, o kaya'y ito pa ang ikakamatay mo. Ay, Pastor, terrible pala yan? Yes. Look at your Bible. If you have your Bible with you, I'm going to touch this a little bit. Because I know that's very important that every month, kasi we have our communion. We have our Lord's Supper every month. So, therefore, I want you to understand it clearly. That's what the Bible tells us. Alright? Quick. Alright? In First Corinthians chapter 11. Okay? Dito tayo pupunta sa text na to. And in verse number 24. 1 Corinthians chapter 11 and in verse number 24. "And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Commemoration. Alright? Commemoration. "And after the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me." Still, commemoration. Look at in verse 26. "For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come." 27. "Wherefore," look at the word,
Wherefore, whosoever, kahit sino, listen, as believers, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily, sa Ilonggo, majority man Ilonggo dere, hindi katakos. Unworthy to partake, unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. In verse 28, but let a man examine himself. You see the word examine? That's why pinatatayo yung congregation. Please pray for a while. You need to examine yourself. Ano yung kasalanan na meron ka? Alright? You need to confess it to the Lord. Where you are, alright? In this room, what you're going to do is that you need to confess it to the Lord and ask forgiveness and ask the blood of Jesus to cleanse you from the stain of sin. So let a man examine himself. And so let him eat of that bread and drink of that cup. Verse 29. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself. What is that, Pastor? The Lord will get angry with you. His anger. Okay? Hindi po yung damnation dito na itatapon ka sa ano ha? Yung hermeneutics nito. Kasi yung iba kasi, yung interpretation nila, yung damnation dito, you be thrown to hell. Hindi po ganun yun. Alright? Okay? You will experience what we call the discipline, the anger of the Lord. Drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. What does it mean, Pastor? Wala man lang respect. Alright? Another thing here is in verse 30. Ito na yung effect sa'yo. Verse 30. For this cause, many are weak. Ikakahina mo, manghihina ka. And sickly among you. O kaya'y magkakasakit ka. And many sleep. The sleep here, in its translation, in King James Version, okay, the hermeneutics tells us that the sleep here, it speaks of death. Hindi yung sleep na katulad ginagawa mo ngayon dyan, ha? Na parang gusto mo matulog, ha? Hindi ganyan. Yung sleep po rito ay kahit ikakamatay mo, mamamatay ka. Okay? Many sleep among you. And if we would judge ourselves, we would not be judged. Oh, kita mo yung ano, yung kahalagahan ng confession sa Panginoon? Yung prayer before you partake the Lord's Supper. Your communion to the Lord. Our unworthiness before God. So that's why we confess it to the Lord. And we acknowledge all our faults. And we ask the blood of Jesus to cleanse us, that our hearts and our minds and our life might right before the presence of God. Bakit, Pastor? Kasi araw-araw tayong nagkakasala. Huwag mong sabihin, ay, Pastor, wala ah. Araw-araw tayong nagkakasala. Sa pag-iisip, nagkakasala tayo. Tama po ba? Nakadaan ka lang nga doon sa jockey club eh. Nagkakasala ka na. O sana manalo din ako dyan. Alright, meron ng envy sa puso mo. Wow, kalain mo $50 million. Diba? Ako, napagkamala na ako dyan ah. Hindi ko naman sinisisi si Ate Malo. Sabi niya Ate Malo, Pastor, hintayin mo ako sa harap ng jockey club. Eh, di tumayo ako sa jockey club. Hindi ko siya sinisisi ah. Tumayo ako doon sa jockey club. Meron tayong kapatid natin. Alright. But anyway, hindi pa naman siya natin member. But dito, nagsisimba sa atin. We're praying for her that she's going to get baptized. Palagyan, every Sunday, dito yan. Hindi pa natin member, ha? Pero every Sunday, nandito. But we are praying for her that she's going to decide to be baptized. Sabi ko nga kay Ate Lizelle, patuloy na natin yung follow-up yan sa membership natin. Sabi niya, Pastor, andito ka? Hindi, tawa-tawa na ako sa jockey club. Sabi ko, yes, naghintay ko kay Ate Malo. Sabi ko, Pastor, wag kang tumaya dyan. My goodness, tataya ka ba? Alright. Minsan sa pag-iisip natin, nagkakamali na tayo, pero hindi ganun. We're judging others, but I understand because hindi naman talaga na, she's not yet growing in the Lord. Sa isip natin, nagkakasala tayo patungkol sa iba.
Tama po ba? Yes. Ang sarap mong sungkitin. Di ba? Di ka kasala tayo. Sana masagasaan ka ng bus. Hindi ka nagbayad ng... Wala akong sinabi. Ha? Wala kayong sinabi. Do you understand what I'm saying? Nagkakasala tayo sa pag-iisip. Di po ba sa iba? Hindi man minsan, di naman natin sinasabi, pero nagkakasala tayo sa tinatawag nating carnality at iinggit sa iba. Then comparing yourself to other people is not wise. Do you understand what I'm saying? Minsan, hindi man natin na-utter yung sasabihin natin, pero sa isip natin, nagkakamali tayo. Sa mga actions natin. Tama po ba? Sa mga sinasabi natin. Araw-araw tayong nagkakamali. That's why we open up this to the Lord and, you know, we confess it to the Lord and we ask His forgiveness and we ask the blood of Jesus to cleanse us from the state of sin. After we partake, ano yung kasunod? Ano ang gagawin sa lahat ng mga remaining elements? Di ba mayroong mga, may mga cups tayo na may mga laman pa? Tinuro ko rin to sa Yunlong eh. Alright. Yung mga laman pa, di ba? Okay. Tapos meron pa tayong mga, ano dyan, mga bread na naiwan. You need to keep it. Another term, consecrate it. Because that is a holy thing. Yung iba na hindi pa magiging member ng ating obeisan, soon you will be in the ushering. Salamat sa may mga commitment dyan. Pagdating ito, listen to me carefully. After you partake, don't eat anything. Kung nauuhaw ka, kumuha ka lang, maglabas ka lang ng $6 mo or $7 at kumuha ka na lang dyan. Huwag yung mga naiwan. Pastor, sayang! Nasasayangan tayo, pero hindi pwede. Because that is a holy thing. Are you with me? So it must be consecrate. Ilalagay yan sa isang lugar. Alright? Or kaya you need to keep it properly. Hindi yung pagdating dyan sa gilid, okay, atin-atin lang to ha, amen po ba sa amin? Okay, pagkalagay dyan sa gilid, tapos, uy, sa akin yung isa, atin na yun. Natatawa yung ating mga kapatiran. Okay lang yan, di naman kayo natuto before eh. But ngayon, you learn from it, amen po ba? We learn, everything we learn from the Lord. Sabi ko, huwag yung i-touch yan. Don't touch anything because that is a holy thing. Consecrate it. Yeah, when I was in Bacolod, there are some of our brethren, sabi ko, Pastor, akin na lang yung mga sobra, hindi pwede. Don't touch anything there. We just put it in one bottle. O, linisin nyo na yung cups na yan. And then pagkatapos, ito yung mga bread natin dito. Okay? Hindi biscuit, ha? Hindi rin biscuit. We're requiring the unleavened bread. Hindi yung bread na walang yeast. Hindi po yun pwede. Hindi rin po sky flakes. Amen po ba? Hindi ganun. Bakit po, Pastor? Hindi rin ribisco. Do you understand what I'm saying? Kung pwede nga, mayroon ditong marunong mag-bake pag wala na tayong mga ginagamit dyan na bread natin, yung chest natin, pag wala na yan. Kung mayroon ditong marunong mag-bake ng unleavened bread, mas mabuti pang i-bake mo yan. Yun lang, Pastor, matigas. Eh, di ba, kitlakihan mo ba naman? Okay, lagay mo lang dyan. Okay, kung meron kang, pwede kang mag-hurma, di ba? Then, tapos gawin mo yan, tapos yan ang magpapasa. Do you understand what I'm saying? Hindi, huwag mong kainin pag sobra. Just keep it. Consecrate it. Because that is a holy thing. And then yung mga sobra, mga juices ba, yung mga sobra, huwag mo rin inumin. Why, Pastor? Because that is disrespect. Are you with me? To our commemoration to the sufferings of Jesus. Kaya nga dito eh, pag nagpartake lang nga eh, na hindi unworthy, magkakasakit ka, manghihina ka, o ikakamatay mo.
tapos inumin mo. Listen, the thing is, you need to give a high respect. Amen po ba? Amen. Huwag kayo huwag nang i-touch. Just keep it. Okay? Pag natago na yan, just keep it on the other side. Huwag lagyan ng tubig, huwag lagyan ng kung ano, kasi magiging ano na yan eh. Oh. Amen po ba? Amen. Okay.